Good morning! Welcome back to my channel. Ngayon po gagawa tayo ng puto with peanut butter filling. Start na tayo. Ito po yung ating ingredients. Unang-una po ay ang all-purpose flour. Ay, ano pala to? Third class. 4 cups ng third class flour. Then, 2 cups po ng white sugar. White sugar po ang gagamitin natin dito. Pero pwede namang wash kasi bagay siya. Kasi peanut butter. Pero white po yung available, kaya white na lang. Then, lalagyan po natin ng powder milk. Bear brand po yung gamit ko, 66 grams lahat, kasi dalawang sachet po. So, kung gagamit kayo ng ibang klase ng milk or yung pangmalaki ang balot, so, 66 grams ng powder milk. Then, lagay na rin tayo ng baking powder. So, instead of 4 tablespoons, 3.5 lang po yung ilalagay ko. Kasi, baka sobra siyang mag-alsa-alsa, lumabas yung ating peanut butter filling. Kaya, 3.5 lang yung nilagay ko. Na baking powder din, hinahalo na natin. Then, maglagay na po tayo ng egg. 3 pieces po na large egg yung ilalagay natin dito. Na large. Pag XL po, kahit dalawa, pwede na. Then, 1/2 po na vegetable oil. Pwede po kayong gumamit ng melted margarine or melted butter. Then, i-mix na po natin. At lalagyan po natin ito ng water. 2 cups po ng water yung ilalagay natin. Dapat po 2.5, pero 2 cups na lang kasi meron pa po ditong 1/2 cup na ibab na milk, yun na lang yung i-additional natin. So, 2.5 po pag water lahat, or kung ibab lahat, 2.5 pa rin po ang ilalagay natin. Yan. Ngayon, ilalagay ko na po yung sinasabi kong 1/2 cup na ibab na gatas. Angel po yan. Angel po yung brand ng gatas natin palagi kapag kaiba. Sobrang loyal po ako sa Angel. Yan, konting halo na lang po na maka mix po itong nilagay natin na milk. Actually, pwede naman niya isinabay kanina. Hindi ko lang talaga naisabay. Kasi akala ko pa siya na yung 2 cups. Ayan, medyo maganda na yung ating mixture. Pero po, kagaya nga ng dati, kagaya ng palagi natin ginagawa, ito yung sikreto po. Para maging maganda yung texture ng puto natin, lagi ko po siyang sinasala. So, ngayon, sasalain natin dito sa another mixing bowl na malaki para maging maganda po yung ating puto. Hindi man sobrang kimis kasi nga third class ang gamit natin, pero mas masarap po na sigurado tayo na wala talaga dyan buo. Tapos na tayo magsala. I-ready na natin yung peanut butter. So yung peanut butter na yan, kalahati niyan yung nagamit natin. Nag 95 pesos na kalahati yung nagamit. So, itong una kong ginawa, isang tablespoon muna nitong mixture. Tapos, nilagyan ko ng peanut butter. Kaso napansin ko, lumulubog po yung peanut butter. Kapag 1 tablespoon lang. So, ang maganda po, 2 tablespoon ng puto butter, tapos peanut butter, tapos isang tablespoon ulit ng puto butter. Yan, kasi itong una kong ginawa, ito pa ata yung na-open natin kanina.
nasa ilalim na yung peanut butter. Pero kung meron kayong ano, meron kayong container na may butas, mas maganda yung peanut butter ilagay nyo doon para pipisil-pisilin nyo lang. Yung lagayan ng condiments, kung meron kayo noon. So, mas maganda isalin doon yung peanut butter, tapos pipisil-pisilin lang. Kasi medyo hassle kapag itong kutsara pala, kapag itong kutsara yung gagamitin. So, yan. Ayan, pangalawa kong ginawa, 2 tablespoon na ng mixture nitong puto. Tapos, ilalagay yung peanut butter. Tapos, 1 tablespoon ulit. Tuloy-tuloy na po natin hanggang sa natapos. At i-steam natin ito sa loob ng 12 to 15 minutes kasi po malalaki itong gawa natin. So, after 12 minutes po itong unang salang natin. Mausok-usok pa, ganito po yung itsura ng ating nagawa na puto with peanut butter filling. Hindi na po ako naglagay ng cheese kasi maging over na yung puto natin. Wala na siyang cheese toppings, pero kung gusto mo pong maglagay ng cheese toppings, ay pwede pa rin po kayong maglagay. Ayan, magtanggal na tayo sa mga molder at ilagay na natin dito sa bilaong paglalagyan natin. Ayan, ito po ang ating finished product. Ang napakaganda po na puto with peanut butter filling. Ayan na. Thank you so much po sa lahat. Ito po yung itsura ng loob.